Okay. Ito, ha? May mga bansang nangakong tutulong, meron lang konting problema. Actually, malaking problema. Nagpahayag ng kahandaang tumulong ang mga foreign government sa Pilipinas matapos magtamo ng matinding pinsala ang ilang bahagi ng bansa sa pananalasa ng Bagyong Odette. 750,000 pounds sterling o 49.4 million pesos ang halaga ng tulong na ipinangako ng United Kingdom sa Philippine Red Cross para suportahan ang mga agarang nangangailangan ng ayuda. Emergency shelter assistance naman ang ibinigay ng U.S. Agency for International Development para sa 3,000 pamilyang biktima ng bagyo. Bukod pa ito sa 10,000 family food packs sa Butuan City. Ang mga relief goods naman galing China, patungo na sa mga lugar na lubhang napinsala ng bagyo ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Buti pa ito sa China, oh, tingnan nyo. Diretsyong dadali nila doon sa mismong napinsala ng bagyo. Yung iba, dadaan pa sa Red Cross. Patay tayo dyan. Alam mo, dapat si Gordon mag-resign na sa Red Cross. Diba? Kasi kandidato siya eh. Anyway, busy naman siya sa paghahanap ng naghahanap ng basura yun eh. Ewan ko kung anong ginagawa nun. Naghahanap siguro na may bibintang kay Pangulong Duterte. Busy ka naman. Iwan mo na yung Red Cross sa ibang taong matino. Sige na. Baka mamaya kung saan ba mapunta yan eh. Ako, di ko sinasabing may kukunin niya ha. Baka lang sa iba mapunta. Kasi di ba, meron pa nga itong si Gordon. Di umano ha, di umano. According to Mr. President, meron pang hindi na nasosole. Paano kung dadaan na naman yung mga donasyon ng ibang bansa sa Red Cross? Paano na? Baka kung saan na mapunta yan. Baka mamaya sa tarpaulin mapunta yan ha. Baka lang naman, di ko, tinatanong ko lang ha. Hindi ko naman pinagbibintangan. Tinatanong ko lang. Ha? Nakapaghanda na rin ang Chinese Embassy ng 8 million pesos na halaga ng food packages. Nag-donate din ito ng mahigit 4.7 million kilograms ng bigas. Parating na rin ang tulong galing sa Japan, partikular na ang generators, tents, sleeping pads, water containers at plastic sheets. Buti pa itong Japan, no? Diretso yung ano, tulong din, mga generator, tents, sleeping pads, water containers. Maraming salamat din po, Japan, Japan! Okay naman. At hindi rin pahuhuli ang bansang Canada. Pati Canada, magbibigay ng tulong. Yun nga lang sa Red Cross, patay tayo dyan. Ay nako. Alam mo, Gordon, ha? Gordon, mag-usap nga tayo na masinsinan, Gordon. Ha? Medyo ano eh, hindi na ho magandang imahe ninyo. Baka naman pwede yung umalis na ho kayo sa Red Cross kasi nadadamay ho yung mga ibang matitino dyan sa Red Cross. Dyan pa naman dumadaan ng donasyon. Iba ho ang sinabi ni Pangulong Duterte, medyo sabit-sabit daw ho kayo, di pa ho daw kayo nagsosole. Ngayon, magbibigay na naman ng amount itong Canada. Naku po, patay tayo dyan. Baka naman na, hindi, ako ha, baka naman ibibigay din naman niya talaga sa taong bayan. Malay mo, totoo yun, di ba? Ayaw lang, may picture nga lang niya. Hindi, ako dapat ha, bakit hindi kaya gumawa ang board resolution ang Red Cross na dapat hindi politiko ang kanilang chairman, di ba? Ang problema, kahit nasa batas nila na yung kanilang Red Cross ay dapat magbigay ng kanilang report sa presidente ng Pilipinas kasi tumatanggap sila eh, di ba? Ng donasyon mula sa mga gobyerno. And yet, wala hong natatanggap ang presidente natin. O anyari. Ito na naman, nandiyan na naman tayo. May tatanggapin na kayong donasyon. Paano na? Paano ngayon malalaman ng taong bayad kung yung donasyon na matatanggap ninyo dyan sa Red Cross, ha? Na pinamumunuan ni Gordon, mapupunta sa halaga sa mga nasalanta ng bagyo. Ako'y nagtatanong ho, ha? Hindi ako nagbibintang, nagtatanong ho ako. Paano tayo makakasigurado na yung mga matatanggap mula sa iba't ibang bansa na donasyon sa matatanggap ng Red Cross, mapupunta ho sa mga nasalanta ng bagyo? Paano ho? Paano natin malalaman yan kung talagang napunta doon? Paano na, Gordon?
Hindi kasi, 'di ba, ang talagang safety net nga niyan, dapat nagre-report ang Red Cross sa presidente. Iyon oo ay nakalagay naman sa batas nila. Pero hindi 'yun nangyayari. Oh, so paano natin malalaman kung talaga napunta yung pera? 'Di ba? Eh wala naman. Saan ho ba sila accountable? Tanungin ko ho kayo. Saan ho ba accountable ang Red Cross? Wala. Patay tayo diyan. Oh, 'di ba? Delicate siyan, delicate, Gordon. Baka naman gusto mo mag-resign na dyan. Kasi kandidato ka eh. Hindi maiiwasan na ipag-isipan ka ng ibang tao. Na kandidato ka eh. Oh, kailangan mo ng ano para manalong senador. Alam naman natin, magastos ang kampanya. Tapos meron ito. Hindi naman natin sinasabing kukunin niya yung donasyon. Wala ko tayo sinasabing ganyan. Pero pwedeng bawat tulong eh naandun ng kanyang picture. Bakit 'to natin masasabi 'yun? Eh kasi may mga nakikita na tayo, 'di bang, mga Red Cross na bus na naandun yung picture niya. Oh. So sana, Gordon, kung meron kang delikadesa, kung meron ka lang naman, kung wala edi wala, ano magagawa? Kung meron kang delikadesa, Gordon, baka gusto mo mag-resign. Para naman mas maganda. 'Di ba na as in maging transparent ang Red Cross. Kasi walang politiko namumuno. Oh. Yun nga lang. Sa tingin nyo, si Gordon mag-resign yan? Nako po. Baka imposible. Sa tingin ninyo, magbibitaw yan? Labo yan, labo. Kasi sa tindi naman ng kapal moks niya. Sa totoo lang, bakit to? Diba? Isipin mo ha? Isipin mo to. Kakatapos lang ng ano, ng bagyo. Ayan, naghihiring-hiring na naman siya ngayon. Ako mamaya, papakita ko sa inyo, naghihiring-hiring na naman. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, magkakaloob ng financial assistance ang Canada sa Pilipinas sa pamamagitan ng Red Cross. Ang Hungary, magpapadala rin ng 20 million Hungarian forint o mahigit 3 million pesos na halaga ng tulong para sa typhoon victims. Ang United Nations naman, nakikipag-ugnayan na rin sa pamahalaan upang matiyak ang napapanahong suporta sa mga biktima ng bagyo kaugnay ng pangangailangan sa matutuluyan, pagkain at iba pa. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ubos na ang pondo ng Pilipinas dahil na rin sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayan, ginawang issue pa yan yung sinabi ni Pangulong Duterte na kesyo, ubos na ang pondo ng Pilipinas dahil sa pandemya. Totoo naman, no? Grabe ho, di ba? Pinaliwanag ko ng paulit-ulit dito. Yung gastos sa OFW. Quarantine pa lang ho ng OFW. Yung pagkain pa lang ho. Alam niyo kung magkano ang pagkain ng mga OFW nung during the pandemia, everyday? Millions ho. Hindi ho yun biro. Ubus talaga. Tayo lang ho ang gobyerno na binabayaran natin ang quarantine at pagkain ng citizen natin pag umuwi dito. Sa ibang bansa ho, wala ho akong alam, as far as I know. Okay? Ewan ko kung meron ho sa inyong alam na ganun. Nasagot ng kanilang bansa yung quarantine nila. Alam ko hindi. Okay? Hindi ko alam ha, kung correct me if I'm wrong. Nangako itong maghahanap ng paraan upang tulungan ang mga naapektuhan ng bagyong Odette. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan ha.